inihahandog ng UPCMC Departamento ng Broadcast at ng Universidad ng Pilipinas Diliman. Kasama ang Philippine Studies Association at DZUP. Pagdiriwang ng 100 taon ng broadcasting sa Pilipinas. Those were the glory days, glory years of the OPM. 70s. Kapag sinabi mong tundo, ang unang maaalala ng lahat, hip-hop. Inasahang mararating ng radyo ang lahat ng sulok ng bansa na hindi kayang gawin ng dyaryo. Hiling naming makabuo ng panibagong pagpapahalaga sa aming tagapanood tungkol sa mga himig ng ating kultura. Nature of hip-hop talaga palaban, innovative, creative, nag-evolve talaga siya. Which just proves time and time again how, as a youth culture, hip-hop will always improve upon itself. Hangad naming makabuo ng tapat na paglalahad ng mga kwento mula mismo sa mga nakararanas ng kultura ng musika at ang mga manlilikha nito. Hello everyone! Again, this is Lara Mendoza, a professor at Ateneo de Manila University and also project team leader of EPAPSI, Ethnographies of Philippine Auditory Popular Cultures. As part of the celebration of the 100 years of broadcasting in the Philippines, we felt the need to include the series of documentaries we produced with EPAPSI under the CHED NCCA Salikha grant. Our episodes feature topics regarding OPM in the 1970s, the hip-hop scene from the 1990s to the present, and the history of radio in the Philippines, especially covering the American and Japanese colonial periods. The goal of these documentaries is to fill neglected spaces of critical research and education on the experiences, beliefs, technologies, and broadcast media that popularize songs and tunes reflecting our Pinoy-ness or Filipino-ness. Through this project, we hope to create new appreciation for our viewers, deeper understanding, and for our listeners regarding the sounds and poetry of our culture. Again, this is Lara Mendoza, and join us as we listen to Musika Narratibo at Boses ng Pilipino. Sa ating third episode, tinalakay sa first half ng documentary kung paano nagsimula ang Pinoy hip-hop scene sa bansa. Ikinuwento rin ng aking informants kung paano sila pumasok sa mga rap battles, mga contests dati, at nagsimula ng kanilang lifelong passion and career sa industriya na ito. Despite all the misconceptions sa pagtingin kasi ng hip-hop ng mga normies or mainstream, yung mga hindi lubog sa eksena, mismo sa loob ng komunidad ng hip-hop, buhay na buhay ito, it keeps going talaga. At nandyan ang mga fans, nandyan yung mga hip-hop heads, mga producers, lahat yan nandyan. So hindi lamang ito tungkol sa music production na o maglabas ka ng record, pero tungkol rin to sa paano nila tinuturing ito na bread and butter din nila. So the reverence for the culture is still there and the respect for it as a means of livelihood. So, panoorin natin ang continuation ng documentary Usapang Hip-Hop, Ambagan sa Eksena at Kultura after a few short reminders.
magagandang leadership. Nakaniwan lang din na balantasan, pero mas modern na, mas upgraded na siya. It's like, and it's the modern balagtasan. It's like, no, I already told you it's not. It's not f***ing modern balagtasan. It has no f***ing connection. Like, saka pag sinabi mo kasi modernong balagtasan, yung ibang mga puristang pambabalagtas parang nagagalit. Parang patkaluan ng ibang, parang nadidisrespect din yung mga original. Pag ganun. So, dapat yung rap sa hip-hop lang talaga. Dahil talaga namang hinalaw lang siya o kinuha lang yung format ng rap battle sa nangyayari noon sa US at Canada King at UK, King of the Dot, Grind Don't Time, Flop, Don't Flop, URL. Ako, personally, mas masaya pa nga sana ako kung direktang galing sa atin, eh, di ba? Sobrang nakakatawa yun. Galing mismo sa Pinoy na, ano, na kultura siya. Mas matutuwa pa ako lang. Pero hindi yun yung katotohanan. Pero syempre, naniniwala naman din naman tayo na sa community, sa culture, meron talaga rin hilig yung Pinoy sa salita, sa ritmo ng salita, sa pagiging makata, na yun, sa paglalaro ng mga salita. Meron talaga tayong ganong hilig. So, the exact time na malaman ko na maglalaban kami nito, I research about the person. Pero hindi yung aabot sa point na it's gonna intrude sa ano daily activities. Basta magbibigay ka ng info, may alam ako dito, na pwede kong gamitin sa battle. Makakasakit ka ng damdamin. Sabi mong battle man yun, alam niya sa sarili niya yung totoo yun eh. Nakaka-apekto sa kanya rin yun. Kaya, siyempre, kung kaibigan mo, gagawin mo ba yun? Ano yun, di naman. Ang pinaprioritize ko kasi gusto ko marami akong parang moment sa battle. Halimbawa, round 1, parang may moment. Hindi lang yung, nandun yung multis. Kailangan nandun yung multis, kailangan nandun yung bars, jokes, yung delivery mo, dapat on point. Pero ang hinahabol ko, madalas yung maraming moment eh. Maraming magre-react. Pero iba't ibang klaseng react. Sige pare, ako naman. Ipapahiya kita parang babaeng nahubaran sa kalye na kung saan maraming dumadaan. Para kang taeng na ulanan. Wala ka nang sumusuportang kaibigan. Pumapalakpak sa'yo, puro tropang napilitan. Kasi magaling ka lang mag-drawing, bakit di ka nalang mag-architect? Hindi ka bagay maging vapev, meron kang art defect. Ubod ng bulol, tapos utak mapurol. Ako ay kabundukan at di kay isang burol. Oh, maskulado ka, ting-ting lang ako. Pero parang bumangga ka sa dingding na bato. Kasi aanhin mo nga naman ang katawan na macho. Kung banat mo naman ay parang patawa sa radyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sigurado. Natalo ka kahit kamag-anak mo yung hurado. Mga banat mo, burado. Bawat bitaw malagim. Kahit lutuin mo yung laban, hilaw ka pa rin. Nothing about the form. Like, nothing catches you. Like, rhyme scheme, wordplay. Kasi you mentioned that you're working it down. Well, rhyme scheme and wordplay, everything is standard. You shouldn't be applauded for that. It's expected of you. So, hindi ka gumaganon sa ganon? Hindi. Pag hindi ka nagganon, wala na. Ibig sabihin, inferior ka dun sa kalaban. So, expected na yun, yung multisyllables, wordplay, lahat mo. Pag sabi kasi natin yung rhyme, yung last syllable, at the very basic, yung last syllable ng lines mo, nagra-rhyme. So kung ok yan lahat, ok, pasok, di ba? Sulasok, at iba pa. Pag sabi natin multi-syllabic rhyme, hindi na lang isa masyllable yung nagra-rhyme. As many as you can. So ang bawa, ito, Luni example. Ano ba to? Kumbaga sa barrel, kumakasa pa rin, payong kapatid, wag mong mamasamain para kang humarang sa rumaragasang tren. So, pag sinulat mo siya ng the way how I said it, nagla-line up yung syllables na magkaka-rhyme. So, di ba, kumaka sa ano, rumaragasa, so u-u-a-a-a. So, yun, ganun yung multisyllabic rhyme. And a lot of the beginning or a lot of the format really of Flip Top was just, and up to this day, I still try to maintain that the Battle League is there for you to find out about new MCs in the hopes of you crossing over to their music. And KJO was one of the very few and very first that really capitalized on that, in the sense that he really went all the way, in the sense that he stopped battling. He made a little name for himself. People knew of him.
nationwide. And then he stopped. He's like, no, it's not for me. I don't want to battle. I want to be a good songwriter. I want to be a good performer. I want to be a good lyricist. Uso lang yun eh, kaya ako sinalihan. Kaya suka kasi mukhang galing ah, ganda. Hindi ko pa alam yun eh. So nung naramdaman ko, nakita ko epekto, nakita ko yung kahalakalan, na tinanggap ko pa rin sa sarili ko na hindi ako para dito. Yeah. Kasi bago pa ako mag battle rap, addicted ka ako sa music. Ay bago pa ako mag-focus like sa mga pagsusulat ng mga battle rap sa notebook ko, I listen to pop, I listen to R&B, kasi yung dad ko hindi siya sobrang music, and yung mom ko nasa ibang bansa ng mga panahon na yun. So I had to depend on my music choice with the people around my neighborhood. So ayun, yung dating pinapakinggan ko na pop, naging hip hop siya. So na decide ko siguro to alam mo yun, testing ko lang kung mag-fit in ba ako sa sinasabi. Yeah. Actually I'm not a rapper, but I love hip hop. I love hip hop, especially when nasa XB ako, kasi mas naka-explore ako ng mga bagay, mas nakakilala ako ng mga artists, pop artists, all this. Mas na-inlove ako sa hip hop, basically, kaya, but hindi ako rapper, yun talaga. I don't wanna label myself as a rapper, not because I don't want to be a rapper, it's because I'm not a rapper. It's, I love hip hop, pero ayoko naman ma-label ng isang bagay na hindi ko pinaghirapan masyado. Hindi kami pwede mag-flip-top lagi dahil may binubuhay akong pamilya. At ang flip-top once every other month. So hindi siya consistent ang makukuha mo. Yung music ang magiging gas eh. Sinabi ko na yun eh, nasuportahan yung kanta ng MC. Hindi lang ako, at lahat ng battle MC, suportahan yung kanta. Kasi yan ang tutulong sa ano. Yan ang tutulong sa MC para makabattle. Bagong gugit na disenyo, di pa ubos, bagong tubig sa disyerto. Magkabitaan man may sobit na sikreto. Click, clack, pow, churi pag si metro. Una na, boom bap. Kasi talagang yun talaga yung mga first love na ma-hip hop na boom bap talaga, di ba? Then after that, tinry ko naman yung parang banda style na atake. Kunyari, drum, yung hindi na siya drum kits ng mga hip hop na pak chuk, na siya parang snare talaga na drum pak, kick drum, tapos syempre uso yung mga trap beats na ano, tapos maganda rin kasi yung groove ng trap para sa akin, naalala ko kasi yung hindi na matiis sa kutis mo na maputi, umiitim aking budhi. Para bang gusto kong magbunga ka ng binhi na mula sa aking lahat. Gusto na magpapang na effects na. Pwede bang pakis? Kasi kanina ko pang lang hindi na matiis sa kutis mo na maputi. Ang puti na dilang langit ang magkasaray. Diyan siya. Hindi dapat kinahit. Ikakanta ba ito ng mga anak? Hindi ko pinapakanta. Sabihin ni Marshall, sinasabi ko na pang daddy lang yung kanta. Sabihin ko. So, if you look at the grid, it says 1, 2, 3, 4. So I know the trap usually lands in 3. So then I just copy-paste that on all the bars. So now you have the... Like the main sample is this, it's from Naruto. And then like I layered that with another Naruto sample. So and then obviously the drums and the bass and everything. Usually, like when you like start off with a sound,
kind of just builds up from there. Cause you get more ideas, start pumping like after a while. Yung thrill ng hunt ng sample na hindi pa nagagamit, it's the same, you know, like, and then when you find it, you chop it up and make it sound different from the original. Some people sample 8 bars and it's the same. I'm okay with that. It's not me, and you know, iba-iba ang dami, you know, like, and when you create it, and then you finally come up with something totally different from the original, that's when you astig to, you know. Ako hindi ako masyado na sa sampling eh, kasi iniisip ko baka magka problema in the future, kasi kailangan din ng mga licensing, mga legal. Ang ginagawa ko, kanya, for example, sa sample ako na gagawin ko siya sa ibang tempo, tapos i-render ko siya ng tempo niya. Siyempre yung delay time nun, ganun kanya, may 1/4, sakto siya, 'di ba? Seamless, malinis. Pagka i-squeeze ko siya or i-stretch ko siya, medyo dudumi siya ng konti. Doon ko na siya ano ang gagawin. Doon ko siya isa-sample. Sa-sample ko lang yung sarili kong work. Pero yung pag sa iba siguro, pag kailangan namin mag-sample, maganda pag sa label, siguro sila ang bahala may pag-usap, may pag-deal. Parang yung beat kasi para sa akin, parang mayroon siyang gustong sabihin. Parang mayroon siyang gustong iparating sa mga tao. Tapos aalamin ko kung ano yun. Tapos kapag narinig ko yung salita, yung sarili ko doon, eto yun. To dire-direction na yun, mabilis lang yung proseso ko ng pagsulat eh. Kasi kapag nalaman ko kung ano yung pwedeng tema doon, tuloy-tuloy na, tapos hindi ko na siya titigilan doon. Napapano, napupunta ako sa isang mood na ganito. So papasulat ka ng ganyan. Sakto rin sa loop na yun. So, minsan naman, pag iba naman, mag-switch ka naman ng beat, bago na naman. So, minsan kailangan mag-aralap mag-focus. Minsan dun, yun palang nagsasalita na yun. Kumbaga, ito yung mangyayari sa akin. And then, minsan, pagka hindi ko din alam yung gagawa lang ako ng beat, pag pinarinig ko sa, ano, pinaparinig ko sa mga friends namin, kung nangyari kay Luni, oh, may mga ano ako dito. Ay, ito, ayos to. Ito yung parang, mas, parang nakikita na kagad nila yung story. Parang pelikula na yung sa utak nila. Kaya yung mangyayari pa. Tapos nai-excite sila na papumped up sila. Ano. Tapos, yun alam ko na, ah, ito. Wait, ito, magagawa namin ito. Maayos kagad. Ako'y namulat sa gubat na baboy. Ramo ang hari kung san ipon. Ay bakal po din nagtataas ang kusali. Puso ng leon, balat ng oso. Dapat ay dito kayari dahil tuso. Mga ahas, wag na wag ka magpapayari. Na diskarte ng lagare. Umaga hanggang gabi sa lungat ka. Wala tong pake, di mo ko mapatabi. Na marating ang tagumpay sa kabila ng kasukalan. Nagkagubata, nilakaran ko mula pa nung kabataan. Ito ang baklaran, kalakaran dito kaliwat ka. Hindi ko alam ba't pag-usapan. Pero kailangan na pag-usapan dahil usapan yan sa underground. Na ngayon hindi na siya masyadong super serious topic kasi blurred na yung line between underground and mainstream. It's just a matter of quality at yung sinong whack. It's there. I mean, how can you deny the existence of the mainstream? It's an entirely different machinery. It's an entirely different method of ano, of than the underground. So, ganun naman kasi talaga eh, parang may negative and positive side pag pumasok ka sa mainstream. Unang-una, pag sa nasa mainstream ka, hindi ka nagagalaw para sa sarili mo. Ibang tao na yung magbibenta sa'yo. Hindi ka na yung mag-aalok na, uy, kunin mo akong ganyan. Uy, sila na yung kakausap. Flick. Meron kang Davao. Flick. Meron kang Negros. Flick. Meron kang ganito. Pwede ka ba? Pero yung negative side ng pag nasa mainstream ka, hindi mo magagawa yung gusto mo. Yung BRB, number BRB, Aurora Battles, gumawa ako nung sa TV5. Tapos compliment na battle siya instead na magtirahan kayo, magpupurihan kayo. It became successful and yun, tinakbo niya yung mga nila. So as a creator, wala akong makuha ng... I created everything. I created the rules, the name, I hosted, structure, I contacted kung sino yung mga nasali. I didn't get anything. Kasi hindi artist ang problema dito. Ang problema dito yung mga record label. Hinahawakan nila sa leeg yung artist na ganito yung gawin mong kanta, ganito yung gawin mong kanta kasi ito yung ibebenta natin. Ito yung tatanggapin ng mga tao. Nawawala na yung pagiging artist. Freedom. Yung freedom mo.
para pagkakamali siya na kailangan mong maranasan ng maaga ang pagtirma sa label. Kasi para sa akin, fantasy siya na nasa utak ng lahat ng artists. Na parang, oh, pag na-pirma ka ng label, masaya yung mga pamilya mo, proud sa'yo. Pero sa totoo, wala. Facade lang siya. Wala talaga. Yun na yun. Yung photoshoot niyo sa umpisa na may mga ano sa likod, yun na yun. Wala ka lang makukuha. Like after 5 years, makuha namin doon. Magkano 10K. Sabi ko nga, bibenta na lang ako ng turon. Sinabi ko mismo sa ano, sa head ng MCA, sinugod ko sila doon. Yung ganito lang, magbibenta na lang kami ng turon. Mas malaki kita. 10K, 5 years. Stupid. I am well aware that all major advertising firms in the Philippines have been studying Fliptop for the longest time. And they, instead of actually getting me or working with me or ano, they always just try to recreate it and they can't. I have to focus on the MCs. You guys don't care about the MCs. You don't care about the lineup. You don't care about the matchup. You don't care about the MC. Lack of funds in paying the bills for his family. You don't care about the MC having to enroll his 4+ children. You don't care about any of that. And I have to. Yun yung isa sa mga ano, I mean, hindi yung kaso ni Luni specifically. Pero yung mga ganong nangyayari, yung primary motivation ni Enigma na mag-invest ng sarili niyang, yun nga, artist management and events organizing, ano. And kasi parang na-witness niya yun eh, na ang dami nang naloko ng mainstream or ng kusino-sino mga manager. So parang tayo na lang, kapwa MC, who understand, yun nga, naunawaan niya kami eh. Alam niya kung anong trip ko, alam niya kung anong kailangan ko, ano. So, nabibigay niya. Isa sila sa mga pinapatamaan ko sa ganit, hindi lang din yung mga dating manager, actually, record labels. Kasi medyo garapata na yung dating nila. Wala naman kayong binigay sa amin eh. Parang pumunta kami dyan under the false pretense na mabibigyan nyo kami ng ano, ng assistance para mapunta sa mainstream. Nakapal ng mga mukha, di ko to sinangayunan. Isa sa pinakauna, pinangakuan, di galaunan. Daiba ko ng binelatuhan, pinagplanuhan ng mga pasistang dayuhan. Oportunistang madubang sa kanilang pakuran ng pala. Napupunta lahat ng aking pinagpagura. Wala eh, kami lang din yung pumikilos eh. Kami lang din yung gumagastos. And at the same time, binablock nila yung videos namin. They want to upload it on their channels na wala namang subscribers. So, hindi nagme-make sense na ba't mo iti-take down? Pwede mo namang kunin yung monetization yun without taking it down. So, ngayon tuloy, yung mga fans, nagtatanong sa amin, where's the video? Where's the video? Naka-take down because of corporate Yun. Ang sasabi ko, una, binibili yung mga kanta. Pangalawa, hindi na kami pinapasama sa kanta. Pangatlo, nagalit na ako ng pangatlo. Yun, galit na ako. Kasi dati hindi namin alam yung YouTube eh. So sila yung gagawa? Hindi ka lang alam, kumikita ka pala ng pera dyan. Kung ako lang nilabas siguro nung main ka. Ilang million na kayo? 15 million na kayo. So yung hit, yung kitas, kay Nix mo pupunta? Hindi po, hindi pa rin yung sinalalam yung dati. Sana yung mga record label ngayon, imulat nila yung mata nila na tutulong sila kay artist. Talagang tulong. Win-win situation naman yun eh. Money involved naman yun. Magkakapera naman sila pare-pare. Oo. Pero sana, huwag nilang masyadong lamangan si artist. Kung nandito sa kalagayan ko, yung sa akin, naman. Bumubuhay siya ng pamilya. Then may extra ka pang pera from business. Kung nandito ako sa kalagayan ko. Pero sa tingin ko, kapag papasok ka sa rap music or sa music industry, bilang lang yung nagkakaroon ng pera. Kasi dati, wala talagang pera sa rap music. Ang may pera lang sa rap music yung mga mainstream. But ka self-managed? Self-managed? kailangan na rin kasi talaga yung talent sa panahon ngayon. Siyempre, kailangan alam mo na rin lahat ng dapat matuto na sa punto na to, dapat directly na. Ano yun, dapat at panahon na para ano, hindi na tuloy yung dati, hindi naman nag-work na mga sistema noon na maliban may mga nangyari na noon na nagkakamali. So, ngayon, kailangan lang na mag-step up. Tapos, manage yung sarili, at least mas ano, mas kontrolado na wala akong
isipin. Hindi tulad pag underground. Pag underground ka, pwede mong rectile. Tapos, minsan, hindi ka makakuha ng gig na mababa pagkaya ng manager mo. Eh, sobrang baba nito, huwag natin kunin. Pero kung sa underground, kung underground ako, tatanggapin ko lahat yan. Di bali na mababa, basta marami. Pero before, yun yung idea ng pagiging artist. Like, you do music with the hopes of trying to get a major deal. Kasi when you sign with a label before, wala ka nang iintindihan. And all of these are, of course, because they want to get their money back. They invested in me. Yung time na yun din, mga artists would always complain about how hard it is to record a song. Costly, walang masyadong studio, you know, kasi mahal yung gamit. Mahal ang value ng music before is because mahal maggumawa ng kanta before. Naglabasa na yung digital form. Yung the digital, yung wave biglang pumasok, di ba? Now you have DAWs, yung mga audio workstation na software na pang-record, like the one he's using right now. Seriously, I see it as progress. Because you can't stay like this forever. There's a need to change. Because, let's face it, the hip-hop scene's not that rich. Most of the rappers are not well off. So, like, not often have access to good equipment, good engineers. Even though it's available here, they tend to, like, work on it themselves. Like, in-house stuff. Kung mahirap talaga mag-penetrate doon sa stage na you get to do this, nang walang corporate control pero at the same time kumikita. Kasi I believe it's possible eh, kasi sa first world nagagawa yun. Ang problema, syempre, nasa third world tayo. So baka ang kailangan maging mas creative ng mga artist tulad ko. Open parties, kumbaga, illegal talaga siya. Well, eh, tulad sa Amerika yung mga house parties, something like that. Ganun yung ginagawa ko before. Where? Here lang. Around metro. Oh, around metro. Like in a bar. Or in a house. Hindi kami nag-bar. Siguro nag hotel function rooms nila. Ah, really? Then they allow it? Yep. As long as mag-down ka nung half payment nila. Where do you get the down? Well, as a production, yun pala, PHM Production. One. Yeah, there you go. PHM Production, kasama ko si Miguel Luis. Nag-aambagan kami. Well, yun talagang para makikita mo eh, na merong scene sa kalye. Na hindi lang mainstream tulad ng mga nag-e-event na sa clubs na high-end bars na kunwari music festival. Kumbaga para sa akin yun ay masasabi kong mainstream eh. Then ito, meron din kaming movement sa ganito. So, lahat naman ng rapper or kahit sinong artist dumaan sa ganitong ano na talagang mababa, underground. And then hanggang sa nakilala yung kanta nila dahil sobrang ngayon yung tulong ng social media talaga. Shares, likes. Yan yung kumbaga malaking bagay sa kung bakit napupunta sa mainstream ang isang artist. Walang nagsabi kay Ari na parang, pare, kailangan magtayo ka ng sarili mong label so that after Flip Top, hindi mo, yung, alam mo yun, yung naalagaan mo pa rin yung mga dumadaan sa Flip Top. Na tingin mo deserving. You know, I'm not saying na lahat. Lahat siya ansign mo, you know. So, yun yung idea doon. And then, hesitant talaga si Ari kasi ganyan naman yung, he has to make sure na tama. So, ang tagal namin nag-uusap niya na pupunta siya sa tugtog ko or ako pupunta sa... So, finally, magtayo tayo tapos, you know, alagaan din yung music. So, with the hopes of translating the following of Flip Top to follow the music. Yung Flip Top, yun talaga yung parang events organizing team at the same time multimedia company niya. Na siyempre yung pinakasikat o kilalang produkto yung Flip Top Battle League. Pero kumbaga, lagi niya rin nililinaw na it's just one of the many things that the company does and can do. Oh. Pero siyempre, yun yung talagang hugat ng lahat. Yung uprising, yun na yung ano niya, kumbaga music project niya. Ito na yung record label, artist management niya na underground. I'm pretty sure I pay them better than everyone else. Like, and I think most people would say that. Even Looney would say that despite his
yeah, he, despite his, ano, his, he, I mean, he's thrown us under the bus before by saying, like, I don't pay people daw. And it's like, what? But whatever. I mean, the first few, mahirap talaga kasi wala, wala, wala pa namang ano talaga. Like, there was no machinery yet behind it. It was just us. Yun yung eksena natin talaga eh, na magpapa-event tayo sa isang lugar na patok sa masa na hindi sila namamahalan sa presyo. Or sabihin ng iba, yung dugyutan kasi kalye, tas hindi aircon yung ano, di ba? Mayayaman lang siguro papansin ng ganun eh. Pero marumi tingnan, ganyan, kasi hindi class A yung bar. Oh, hindi class A yung bar. Pero hindi nila alam yung feeling na nakakapagpagawa ka ng event para, hindi lang naman para sa amin yun eh. Kumbaga tulong din sa ibang artist na mahasa din sila na makapag-perform on stage. And then, makilala talaga. Kasi ang una namang talaga sumusuporta, training ground na talaga. Ang magkano ba kaya namin as individual kaming organizers, magbibigay kami. Then yun yung unang pag-ikuti namin. So down sa venue, saan pa ba? Sa DJs, MCs, or depende sa diskarte talaga nung ano, nung event. Ano man mangyari, ako kaya ko i-manage yung sarili ko. In fact, I throw my own events. I mean, hindi ako magiging kasing laki ng luck nine on my own, pero hindi ako magiging parang sinalunin na nalakawan ng halos million. Maraming nga itulong sa akin si Abra, hindi katulad ni Joseph na alam ko, 30% eh. Ayun. Naging manager mo rin ba siya? Sinabi mo pa rin. Eh, pwede ko yan yung tama. Ay, tama. Okay lang yun. Wala yun. Kutosan ko pa yun. Mas maganda kasi talaga galing kung saan talaga yung community, core community, yan, underground. Doon talaga kasi nanggagaling talaga lahat ng mga treasure eh, sa ilalim ng lupa eh. Kaya hindi mo talaga pwedeng kalimutan yun. Maski kunyari marami kaming mga tropa. Di ba? Kunyari, kita mo na sa TV, sa billboard na gano'n. Hindi... Pero pag kami mga underground shows, andan pa rin sila eh. Kasi alam nila, doon talaga nanggagaling na lahat ng bagong style, lahat ng ano. So may hugot din sila doon eh. Pag may nakita silang bagong artist na gano'n. Ah, ganito na pala yung medyo ano ngayon, medyo pa-usbong na style, gano'n. So... Parang color ng skin sa ibang bansa, di ba? May black and white, di ba? Yan masyado silang pinag-iiba. Dito din, eh, underground tsaka mainstream kasi ang daming magagaling sa underground. So, mahirap na eh. So, parang bawa ako, I would still claim that I'm underground. Parang I'm under no supervision or funding of mga Sony, Universal. Hindi, I'm being managed by Anigma. Pero underground din pa sila namin kasi nga, we're small guys. We just wanted people to show up to our gigs and hopefully buy an album that you had to make yourself. You had to burn, you had to print, you had to shop, like... Imagine, parang sa mga ito, nagtitrip lang tayo, ginagawa natin yung restaurant. Tapos parang umigal palit na ganito. Samantalang dati, naggagawa ng video, nag-aambalo pa tayo sa kakainin, sa tapakang mga sasap ngayon. Yeah, commit pa, mag-chip ka. Punta yung acceleration na ganito. Kaya okay din. Pag ginawa ko pa ng isang bagay na, kung senaryoso, hindi ganun ang puso. Kita pala eh, parang may balik talaga eh, although hindi naman puro kasi pera. Kanta, pwede kang maraming sabihin eh, maganda sarap eh. Parang sa ibang kanta, lalo na pag song form, hindi rap yun talagang song lang. Well, ibang hirap at skill din yun para makwento mo lahat in the least amount of words. Sarap, dami mong pwedeng sabihin eh. Pwede kang lumayo sa topic. Basta andun ka pa rin sa topic, pero marami kang pwedeng pag-usapan. Malaya kang makapagsalita pag
kahit sa kanta, lalo sa kanta, pag sumulat ako ng kanta, gusto ko yung pag napakinggan mo, makaka-relate ka. Kasi bago ko gumawa ng tema ng kanta, iisip ko niyan. Nagawa ko na yung tema, i-apply ko yung sarili ko sa tema na yun. Kunyari, masaya yung relasyon ko ngayon eh. Hmm. Tapos ngayon, ang gagawin ko yung pang broken-hearted, iniiwan. Kailangan ko i-apply yung sarili ko na para akong iniiwan. Hmm. Di ba? Bago kong mapaganda yung sulat ko. Kumbaga, ano kaya mararamdaman ko pag iniiwan ako? So, ang pinakamadaling paraan para marinig yung boses mo is rap, lalo na hip-hop. Philippines, di ba? Pilipinas, hip-hop ang gustong-gusto niyan. Medyo hinog sa pilit yung maturity ng audience. Ibig sabihin, sa ibang bansa, bago sila lumaki sila organically. So, sobrang educated at alam niyo na, yung unawaan na ng audience nila yung art form at yung culture surrounding it. Na habang lumalaki sila, lahat ng mga bago, nauunawaan din yun. So, dito sa Flip-Top, ang nangyari, pangalawang battle pa lang, o at least siguro first 10 battles pa lang na na-upload niya, biglang boom na siya sa buong Pilipinas. Yun yung gas namin eh. Hindi kami pwede mag-flip-top lagi dahil may binubuhay akong pamilya. Eh, hindi naman for entertainment yung Philippine hip-hop eh. For entertainment, 50%, pero art pa rin, 50%. Mismo. So mahalaga sa inyo talaga yung art? Oo naman. Tama. Pero, I started kasi sa Chess. My first song was, about him. Yeah, I really wrote it for him. And then, nireveal niya lang sa akin lately because I've been having anxiety. Anxiety, as in legit anxiety attacks. And I didn't expect it kasi ako yung pinakamasayain na tao na kilala ko. And it's, you know, excessive fear. Worry every day. Ewan ko, may mas worst case pa naman na nangyayari sa ibang tao. Parang, naalala ko, naghiwalay yung magulang ko. Second year high school. Naghahanap ako ng, kumbaga, saan ko mai-release lahat ng galit ko o kung saan ko masusubsob yung sarili ko. Kasi po hindi po kaya akong suportahin ng pamilya ko. Gusto ko mag-aral pero hindi nila kaya. So, ginagawa ko lang nun. Nangihiram na lang ako sa mga kaibigan ko na nag-aaral. Binabasa ko na lang siya. Yung hip-hop yung naging ano sa akin. Takbuhan ko sa lahat ng bagay. Madalas kasi ako mabuli nung bata ako. So, susulat ko lahat ng mga bagay na yun. Nabinuli ako ni ganito, ganyan, sinusulat ko siya. Tapos, siyempre, love din. Sinusulat ko rin, nararamdaman ko. Tapos, tumagal lang tumagal po. Actually, magsi-16 years na po. Tapos, nung tumagal po na ganun, na-realize ko na hindi ko na kayang mabuhay ng lahat. Growing up, nararanasan ko siya. Anxiety, depression, meron ako nun eh. I had that. So, and music was a big part of healing myself. Yeah. I have fear of dying kasi I know that I haven't done my purpose properly yet. Kasi hindi naman sinabi ko lost, pero I was not on the right track pa. And I'm trying to get myself, you know, back on the lane, and I know he's guiding me this time. And na-realize ko din na he wants to use me. He really wants to use me. And I want to motivate, you know, other kids and other people, not even just kids, to, you know, just do their thing. And of course, don't forget, you know, the reason why we're all here and the reason why we have what we have. Parang ganun. Mahina po kasi yung ano namin, I mean, kabuhayan. So, para sa tulad nun, nakapagtapos ako ng elementary, hanggang third year lang po inabot ko. Pero sa sarili... Na elementary o high school? High school po, hanggang third year lang po. Then, natapos ko po lahat yun dahil lang sa hip-hop. Umasa po ako sa gig. Nung nasa kalagitnaan ako na nagbaban, na-realize ko na gusto kong i-infuse. Ayun nga, I almost forgot na kaya ko mag-rap. And then, I saw myself na parang getting frustrated of what I can do. So gusto kong yung mga naiisip ko na melody na dati rhymes lang iniisip ko, ngayon melody na. So yung mga naiisip ko na melody, gusto ko na rin siya i-rap. Gusto ko nasa tono na ako ngayon, hindi tulad dati. Gusto ko hindi lang ako aggressive, pero smooth na, tulad ng pinaparamdam sa akin ng indie music. But I'm gonna do it related sa rap.
Sa dami mo na pagdaan sa buhay, swerte, malas, diba, sa taas pa ba, nakikita mo na yung mga sitwasyon eh. Na hindi porket ganto siya, ganto to, diba? Yun na yun eh. Kailangan mo nga, yun nga, kailangan mo ng malawak na pangunawa. Lanceta is ano, I would say Lanceta is the next. Kumbaga kung if people consider my, una we're in the same, ano, we're in the same branch or school of thought. O parang the same style of how we appreciate battle rap. Mm-hmm. Siya yung makonsider ko na, ano na, next step of kung ano man yung nare-represent ko at yung mga ka-generation ko na galing sa sulat, nagagawa niya na yung next, and that's what I'm after. Hindi yung style niya mismo, pero on that level, parang ganyan. Kumbaga na sa amin na lang yun kung paano namin gagamitin yung boses namin, kung para ba ipagyabang yung mga narating namin, yung mga sarili namin, or money, ganyan, yung mga iba't ibang topics ng rap ngayon. Mas pinili na po namin sa ganung topic kasi madalas maraming takot talaga na kumbaga tumaliwas sa gobyerno natin ngayon, lalo na ngayon. Kumbaga, kami po, mas pinili namin na gamitin namin yung boses namin dun kasi maraming taong matutulungan kesa mag-focus kami sa ibang topic ng music na yan. Ganun. Meron kang ano eh, ayun nga, malawak kang tao eh. Kaya mong may mga taong may bago kang isipan, di ba? Hindi lang sa maliliit na mga bayan na pupunta-puntahan mo per maliit na gig, laban sa malaking gig na ano. Parehas yan eh. Parehas may makikinig dyan eh. Parehas kang may mababagong isipan dyan eh. So, gusto naming mailahad o mabigyan ng iba pang mensaheng pamamaraan yung nangyayari. Kasi hindi ko masasabi na specific kung ano yung nangyayari. I mean, araw-araw may nangyayari. Diba? Pagbukas mo pala ng radyo, ng TV, diba? Kung ano-ano ang samot-saring maririnig mo. So, yun na yung mismo tinutukoy. Yun na mismo yung tinutukoy. Kung sasaliksikin pa mabuti kung paano nalikha yung mga kanta, siguro magkakaroon ng ideya kung paano. Ang hirap nang ako yung pinapaliwanag. Ako yung nagpapaliwanag mismo na ganito'y ginagawa namin, ganito'y ginagawa namin, ganito'y ginagawa. Hindi. Kung paano nyo na lang kami papakinggan or paano nyo kami papanoorin. Yun na yung magiging interpretasyon ng definition. Mas mag-develop lahat, eh di mas maraming gagaling. Therefore, in a matter of years, may mga usbong dyan na yung talagang alam kong sa sarili ko na hindi na namin kayang habulin. Kasi naniniwala ko dapat ganun yung trajectory ng sining eh. Dapat gumaling siya ng gumaling, humusay siya ng humusay. Mm-hmm. Lalo na sa konteksto ng hip-hop na ano kami may battle mentality. I mean, if the younger ones are not better than you, you're doing something wrong para sa akin. Mm-hmm. Hence the Lanceta match. Kaya ko siyang i-risk kasi alam ko na matalo niya ako. It's still a win for me kasi parang sobrang galing mo. Pero sobrang lala na nang nangyayari sa bansa. Parang imposibleng hindi ka kalabitin ng ano eh. Konsensya mo na ako eh. May boses ka eh. May mga taong makikinig sa'yo eh. May pinaglalaban ka sa utak mo, ayaw mo lang ilabas eh. Parang ganun. Para sa mga katulad kong, ano, katulad ng nating mga kabataan, parang may mas malaking responsibilidad pa tayo bilang kabataan. Hindi lang yung i-enjoy mo lang yung buhay. Hindi lang yung, alam mo yun, yung gusto mo yung masusunod. Kasi pare-pares tayo nakatira sa mundong to, sa bansang to. Parang lahat tayo dito para pangalagaan. Kung may nagkakamali man, di ba? Kabataan, di ba? Tayo na lang yung natitirang ano eh. Tagapaglaban dahil pag yung mga matatanda, namatay na. Di ba? Wala naman nang maririnig na bulong sa hukay. Wala lang. Kaya, sayang lang yung kakayanan natin bilang bata kung hindi natin gagamitin sa maayos pa. Pasensya na kung hanggang ting sa iyo ay masakit. Parehas lang ang papangit natin sa malubit. Kanya-kanyang generasyon pinanghahawakan. Ngunit huwag kalitaan ang tamang pamantayan. Pasensya na kung hanggang ting sa iyo ay masakit. Parehas lang ang papangit natin sa malubit. Kanya-kanyang generasyon pinanghahawakan. Ngunit huwag kaligtaan ang tamang pamantayan. Pinawari ka na may di masaida. Gatulo ay may salitang mapisil. Sa aking isip immortalidad na pagsika. Pag-iialam mata natatangin. Kapalit ka tayo nakabit. Mga katagapil itinapit na pwede makitaan ng butang. Kapag sinasabit katapusan ng mga mahihina. Inalalapit sarili lang ang kinakatakutan na siya. Dada ikinulman ang hamang pag-unawan ng pinagkain. Nagpalaki ng ambisyon ng kanila.
paliliit sa reyes, ang libing alam ang dama. Umauwi ako, ang nagulong at tumakot sa kanilang mali. Papaiki ang buhay, kailangan ko magbadali. Subig ng pahiwating, wala sila sayang na patig. Tumakalo ako, tingin na inyo na dinilig. Patay mali siya mga malihim na nananamig. Laskas, leeg sa aming madaratan. Brutal ang hatol ng hindi tularan. Pagkangat ng antas, ngayon sisimulan. At ang aarte-arte ay bibigwasan. Gatay, ang mga manipulator. Pag tinatulan mo ay hindi naman makasabay. Sa etablado, umanek, kala mo para lang magwasiwas na kamay. Malamang mga yaw sa sinta kayo pinakitaan ng talasalitaan. Ito ang halimbawa pag alam mo ang tamang pamantayan. Pasensya na kung ang dating sa'yo ay masakit. Parehas lang ang papanggit natin sa malubit. Kanya-kanyang henerasyon pinanghahawakan. Ngunit magkalitaan ang tamang pamantayan. Pasensya na kung ang dating sa'yo ay masakit. Parehas lang ang papanggit natin sa malubit. Kanya-kanyang henerasyon pinanghahawakan. Ngunit magkalitaan ang tamang pamantayan. Because the league is for rappers. It's for people who really live and breathe this and who really want to make something out of themselves to be able to represent their slice of life, whether it's through battles or through performances. So yeah, it's by rappers, it's and for rappers. So unless you're about that, then I don't really like. I can't really pay it any mind. Feeling bad about certain things, the way things are, already takes up a lot of time in itself, and then to act upon it would just be like even enough. So you know, it's more of like diverting your attention to those that deserve your attention. So there's that. Consider the battle as a slam dunk contest, and consider the championship, the music as the championship, as the finals, and that's what we're here for. Like. Same way with beatboxers, your ano is to beatbox. Kami, or as rappers, is to make music. Not to be sikat, not to be rich, not to be whatever, not to be witty or whatever. Like secondary. Like but your main goal is to be a rapper, which is to be to put out music. If you were a graffiti artist, then your ano would be to put out graffiti. Oh,
This ends the documentary entitled Usapang Hip Hop, Ambagan sa Eksena at Kultura. Since the making of this documentary in 2019, much has changed in the world of Pinoy hip hop. And yet, much has still remained the same. Hip hop will always be hip hop, especially for our Pinoy hip hop artists and fans. But we also know that COVID happened. So after a smashing, successful hip-hop flip-top festival in February of 2020, the world went dark, lalo na sa hip-hop. Okay, so the champions of rap battles, the people na mainit sa mga music at the time, lahat humarap sa COVID. So it was really a game changer. And yet, you know, using the nature of hip-hop talaga, palaban, innovative, creative, nag-evolve talaga siya, which just proves time and time again how, as a youth culture, hip-hop will always improve upon itself without forgetting what it is. It morphs with the times the same way this entire century has been. It morphs, it evolves. So in our last and fifth episode ng Musika, Boses at Naratibo ng Pilipino, Elizabeth Enriquez will join us in the preview of her documentary entitled Wika, Awit, Radyo at Pananako. This is Lara Mendoza and thank you for tuning in. Programang ito ay hatid sa inyo ng UPCMC Departamento ng Broadcast at Universidad ng Pilipinas, Diliman, kasama ang Philippine Studies Association at DZUP. Sa pagdiriwang ng 100th taon ng broadcasting sa Pilipinas,